maging balita sa gabing ito, no, sapagkat ang paghihirap natin sa sanlibutan bilang mga Kristiyano, inyari tulad ng Panginoon sa isang babaeng nanganganak. So, ibig sabihin, grabe yung pain pala na mararanasan natin. Bilang mga taga-sunod niya, grabe yung persecution na dadaanan natin. Kasi nga, mayahalin tulad nga doon yung pakahanak ano, sa pagbali ng buto ng tao ng 100 bones, sa katawan 100 plus bones. Ibig sabihin, napaka-dangerous, napaka-masakit, napaka-masalimuot. So, bilang pagsisimula po, no, gusto ko pa yung tanongin, kung naranasan niyo na po ba na kayo ay nag-imbita sa simbahan, tapos kayo tinanggihan? Yes. Yes. Okay. So, kayas yes. Tayo lahat. Yes. Oh, Brad, marami na akong iimbitahan talaga naman. Oo lang ng oo, hindi naman nagpupunta. Buti nga yung iba, oo, yung iba talaga, ay, ayoko sumama sa'yo. So, all of us have experience na meron tayong iyaya sa simbahan, meron tayong iyaya sa gawain, pero talagang tinanggihan tayo. Well, malinis naman siguro ang intention natin na gusto nating ipakilala si Lord sa kanila. At gusto nating makatulong sa kanilang buhay, na ang kanilang buhay magkaroon din ng kaayusan. Kung paano natin nararamdaman na binibless tayo ni Lord, ito rin yung same na bagay na gusto nating maranasan nila. Ito kung paano pinagpapala ng Diyos ang mga tao na may tapat na pananampalataya sa Kanya. Na tapat na nagtitiwala na buhay nga siya. Ano po, at nariyan siya. Kasi malaking problema ngayon sa buong mundo, no, yung tinatawag nating atheism. Ayan. So, aside sa atheism, nandiyan din yung mga anti-Christians. Ano po, na mga tao na hindi naniniwala talaga kay Kristo. Hindi naniniwala sa Diyos. Yung iba naman talaga walang pinaniniwalaan at Diyos at all. Ano po, so malaking kalaban yan, ano po, ng mundo sa ngayon. Pero sa Pilipinas, sabi nga, we are a great Christian country. Ano po, karamihan sa population sa Pilipinas is Christians. Ano? Hindi nga lang lahat Katoliko, but we all believe that Jesus Christ is Lord. Tayo lahat ay naniniwala na ang ating Panginoon ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. So maraming, siguro, marami tayong kaka-argue sa pananampalataya, sa style, sa interpretation ng Bible, but always remember, my dear brothers and sisters, na iisa lang ang simbahang itinatag ng ating Panginoon. Amen. Ito'y itinatag niya more than 2,000 years ago. Ito'y itinatag niya sa pamamagitan ni Apostol San Pedro. At ang lahat ng sumasampalataya sa ating pong Panginoon na tayo pinagkatiwala niya kay Apostol San Pedro na hanggang sa ngayon, ang gumaganap nun ay mga Santo Papa. O tayo yung bayong pinili ng ating pong Panginoon. Amen. Ito po palagi po natin yung tatandaan. So, kung naranasan natin na tayo ay nag-invite sa simbahan na tayo tinanggihan, naranasan na rin ba natin ano po, na masabihan tayo na hindi naman totoo yung pagbabago natin? So, siguro may iba sa atin na nakaranas niyan. Ano po, na niyaya natin sa gawain. Kasi nga, somehow talagang nagbago yung puso natin. Pero nasabihan tayo minsan ating mga kamag-anak or ating mga kaibigan natin na hindi naman totoo yung pagbabago. Parang nagbabago ka lang sa ngayon pero babalik ka rin sa dati. Ano po? So, nandun yung kanilang doubt. Kasi nga, wala kang propetang pinaniwalaan sa sarili niyang bayan. Ano? Kilala ka ng mga kaibigan mo. Kilala ka ng mga kapatid mo. Kilala ka ng nanay at tatay mo. Sabi nga, alam nila yung kaligaw ng bituka mo. Ano? Pero kapag ang isang tao ay tunay pong nagbago, makikita mo yan mula sa kanyang puso, lalabas yan sa kanyang ugali, sa kanyang ginagawa, the way that person speaks, ano? The way that person, sabihin natin, present himself. Ano? So marami nga po sa atin, ano, nung una siguro, lalo sa mga kababaihan, na dahil gusto mo mag-please ang mundo, talaga napaka-paiksiyan ang suot. Sabi nga ng aking mga tiyuhin, tignan mo yung babae niya, ano, kulang ang tela niya. Kinulang ang tela sa pagpapatahi. Bakit? Sobrang clean ng mga suot. Ano? Pero kapag ikaw ay nalaman mo ang layunin sa buhay mo ng ating Panginoon, nagiging mas modest ka. Ano? You learn to respect yourself. You learn to give yourself respect. At ganoon din, respeto mo ang iyong kapwa. Binibigay mo ng respeto ang sarili mo. And so, yun din ang binibigay mong respeto sa iyong kapwa. Kaya man, hindi mo sila tinitignan ng malas mo. Ano po? And so, kung naranasan din natin na masabihan na hindi totoo ang pagbabago natin, malamang yung iba sa atin, naranasan po na masabihan na mag-church-church ka, pero ganitong galing mo. Ano? Siguro nasabihan na tayo, mag-church-church ka naman, palabura ka naman. Church-church ka naman, pero paglabas mo ng simbahan, nakasubo agad yung bibig mo sa sigarilyo. Church-church ka naman, pero kagabi, magkasama tayo si Newman pre, ha? So, nandun yung mga discouragement kuminsan. Nandun yung insults, sabi natin kuminsan. Ano? Isa ito sa mga pamamaraan ng kaaway para yung taong sinusubukang magbagot sumunod sa kalooban ng Diyos, panghinaan ulit. Kasi ayaw nga ng kaaway, ayaw ni Satanas, na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon at ayaw ni Satanas na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi mawawalan siya ng kakampi.
Mawawalan siya ng kampon. Mawawalan siya ng kapahi. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang unghel yan, di ba? Kasi niligtas ni Kristo yan. Ayan. Hindi yan mukhang kampon ng kaaway. Diba po? Ayan. And so, kung naranasan natin lahat yun, we all can say that the struggle is real. The struggle is real. Ano po? Totoo. Totoo na may struggle ang bawat isa po sa atin. Kasi some of us, I believe, we have struggles na akayin yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating kapatid, patungo sa simbahan, tawag mo ba? And sometimes, nagkakaroon tayo ng doubt ngayon, Lord, talaga ba tinutulungan mo ko? Kasi 20 years na, Lord, yung asawa ko hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala. 10 years na, Lord, yung anak ko, piniprayer ko sa iba, parang walang nangyayari sa kanyang mind. Ano po? And so, my dear brothers and sisters, ang struggle ng pagiging isang Kristiyano ng mission natin sa daigdig na ito, na ipakilala sa Kristo ay totoong mararanasan po ng bawat isa sa atin. Pero sabi nga, for those who will remain, ano po, ang mananatili tapat hanggang wakas, sila po maliligtas. Sila po yung makakaranas ng eternal joy. Sabihin po ninyo, eternal joy. Eternal joy. Sabi natin, eternal joy, walang hanggang kaligayahan. Ito'y mararanasan po natin sa piling ng ating pong Panginoon. So, sa Ebanghelyo na ating pong binasa, no? Ayan. Inihalin tulad ng Panginoon ang ating paghihirap at pagpapakasakit bilang Kristiyano sa mundong ito sa isang babaeng nanganganak. Alam niyo kung may isi-share ko sa inyo, no? Ayan. Hindi ko alam kung mainis kong nanay ko sa akin, ano? Kasi isitigyo ko sa inyo. Ayan. Simula doon sa kapatid kong pang-apat, ano, kung di ako nagkakamali, simula doon sa kapatid kong pang-apat, hanggang doon sa pang-anim, yung nanay ko, sa bahay ng anak yan. Ano po? So mula sa akin, talaga social pa, sa hospital pa, no? Ayan, sa mga nakakaalam po ng Pabella Hospital sa Manila, doon ako pinanganak. So, mula sa akin, sa sumunod sa akin, sa pangatlo, sa hospital talaga nanganak ang nanay ko. Pero, dahil dumami na kami, medyo umirap na yung buhay, sa bahay na lang siya nanganak. And every time na nanganak yung nanay ko, kasi anim kami, ano po, so may isip na may malay na yun ako doon, kami ng tatay ko, nadadali niya kami sa bahay ng tiyoy ko, lola ko, kasi nga, yung bahay namin, doon mga nanganak yung nanay ko. Po. So hindi naman pwede na nakakalaki namin kung nanonood kami doon. Ano kaya? Pinanonood namin. Ay, ganyan pala kami pinanganak. So, I feel ano po, na nababother din si Papa. At syempre, nakikita ko yung anguish, ano po, yung pain. Kasi kapag mag-deliver ka na, bata na sa delivery ka na, talagang matatawag mo na lahat ng santo. Ano, sa mga kababaihan yun, hindi ko man personally na naranasan. Ano po, pero syempre, nakakakita ka ng mga tao sa paligid mo na na-experience mo, may mga nanganganak nga sa jeep, may mga nanganganak nga sa taxi, bakit? Hindi na nakapaghintay. Yes. At at yung bata siguro, ano po, hindi na nakapaghintay. Pero yung anguish ng panganganak, kasi hindi lang physical pain yung maranasan mo, although nakatuon ka ngayon sa physical pain, but not doon yung worry na what if hindi mag-succeed itong panganganak ko? What if ipanganak ko ang bata na patay na? Nandun yung worries. Nandun yung mga pag-aalilangan. At after mga panganak, hindi ko pa nanganak, no, iniisip ko na, paano ko palalakiin itong bata? Pero sa gospel nga natin, ano, sinabi ng ating Panginoon, na kapag katapos manganak ng isang babae, magiging masaya siya. Bakit? Kasi makikita niya na may isang bagong sanggol na isinilang sa sanlibutan. At malaking kagalakan yun sa puso ng isang ina. Bakit? Kasi naging matagumpay siya. Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, matuwa ka. Matuwa ka. Kasi nung pinanganak ka, sumaya din ang nanay mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Itong pabiro po ng mga matatanda, ano? Kapag ang mga babae nga daw, bago mga anak, matatawag ang lahat ng santo at magigigil sa kanilang asawa. Matatawagin ang pangalan, Ernesto, papatay kita. Pero pagkatapos, Ernesto, isa pa. Bakit? Kasi kadalakan yung kanilang experience. Ano po? Ito yung classical joke na doon. So, baka matatanda yung na ating napapakita. But this is the point, my dear brothers and sisters. Inalimbulan niya ng ating Panginoon yung ating sacrifices, yung paghihirap natin sa mundong ito, na ipakilala siya sa sanlibutan. Ano po? Sa isang babae na nanganak. Kasi aside sa ito ay napaka-painful, somehow, dadanas talaga tayo ng kalungkutan. Dadanas tayo ng kapighatian. Kasi, i-reject tayo kuminsan. At hindi lang tayo i-reject kuminsan, i-insultuhin pa tayo kuminsan. Yes. Masakit kaya insultuhin? Ano po, masakit na insultuhin ka na ginawa mo yung isang bagay out of concern. Masakit na i-reject ka na ginagawa mo yung isang bagay out of concern. Gusto mo lang naman siyang tulungan pero nilait ko pa. Gusto mo lang naman siyang tulungan pero itinakwil ko pa, ni-reject ko pa. So masakit. Ano po, masakit ito sa bahagi natin bilang mga tao pero
Remember na ang unang nakaranas ng sakit na ito ay ating Panginoon. Kung siya'y nakapako sa krus, ang lahat ng tao na pinag-alaya niya ng kanyang buhay, nililibak siya. Nilalait siya. Sinusumpa siya. And so, ito po yung pagninilayan natin sa gabing ito. No? Ang mensahe po nito, so, introducing Jesus. Ayan. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, na ipakilala mo na ba? Ipakilala mo na ba? Si Jesus. Jesus. Sa pamilya mo. Sa pamilya mo. Ano kayong sagot? Amen. Ayan. Sa mga nagawa po nila, congratulations po sa inyo. Nakatapos na kayo sa first step ng mission. Bakit? Kasi yung pinakaunang ministry niya na ipinagkatiwala sa atin ni Lord ang family. Yes. Katandaan natin yan. First ministry, the basic unit of the society na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon para ipakilala siya ang ating pamilya, ating sambahayan.